Now therefore fear the Lord, and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, dito na lang muna tayo, mahaba, no? So, sabay-sabay, ready, go. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Isa pa, 16, ready, go. And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. I pray, matutunan namin, Panginoon, ang lesson, yung umaga, yung mensahe, Panginoon. Patawarin niyo sa namin kasalanan. At maraming salamat sa mga guests namin, Panginoon. Sila po yung palain niyo rin. Handaan mga puso. Mensahe niyo, Panginoon, umaga. Kaya po malulati in Jesus' name, pray. Amen. Okay, nagmamadali kasi ako. Tangkad nga ni ano, no? Ipunga po na po. Good morning po sa lahat. Good morning. Title po nito is Choose You This Day. Sa Tagalog, mamili na nga kayo ngayon. Mamili kayo nga today, okay? Subtitle natin is The Importance of Making the Right Decisions. Ang importansya ng paggawa o mag-decide, no? Kasi minsan tayo, hindi tayo nagde-decide. Ayoko, hindi ko alam. Ayoko pa ngayon. Parang sa ating, minsan sa soul winning natin, yung iba yung mag-decide, di ba? So, pero importante yun. Okay, so, ano ba to? So, this time, maglalaro. Okay, sino mga volunteer? Nay, paki-cut-cut dito, Nay. So, gagawa tayo ng pakat dito. Dito ka na lang, Nay. Dito ka na lang. Ay, ka na lang kay Abad. Abad, pakat. So this time, meron ako ditong madami, bud eh. Basta madami. So kukuha kayo ng meron tayo dito mga Diyos-Diyosan. Okay? Hindi lahat ha. Yung iba dito, okay. So ilalagay nyo lang po. Dito tayo sa side na to, sa kaliwan nyo. Dito mo lang muna. Awa ko muna. Ayan. Tulad ng example ko sa inyo. Hollywood, saan to? Ito ba yung Diyos-Diyosan dito sa kaliwa nyo? Okay? Dito sa kanan nyo, kaliwa ko, dito yung tunay na Diyos. Okay? Yung mga bilong sa Diyos, dito. Tapos yung bilong kay Satanas o kay Sasalibutan, dito. Okay? So this time tayo kayo. Volunteer. Dami to. Oh. Hollywood. Kuha kayo doon ng... Oh, sige po. Sino mahilig sa YouTube? Go. Tayo. Tayo, mabisita natin. Go. Hindi tayo matatapos ito. Go. 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 Sige po. Didikit nyo lang eh. Nahiya pa kayo eh. Ah, sige po, punta lang dito. Ikaw ulit. Madami po ito. Ito yung tunay na Diyos dito sa kanan nyo. Mga Diyos-Diyosan. Madami pa po. Huwag na kayo magsiksikan, maghintayan kayo. So, kuha muna kayo ng apat or pang tatlong pandikit. Mga bisita po. Watch. Mga mamahaling watch. Go. Blue whales. Pera. Rest bakuna. GMA. Netflix. PhD. Facebook. Money. Pera ulit, pera. Sino gusto ng pera? Go, go. Tangkad pala niya, no? Day.
pera. Mobile Legend. Nakakalam ng Mobile Legend. Tibayan nyo ha, parang di ano. Pera. ML. King James Bible. Lagyan nyo ng dikit na malaki. Huwag kayo magtipid sa... Ano na? Doon, di ba? Kabila. Tangkad, oh. Tangkad, oh. Fancy house. Okay. Dikitan nyo ng konti dito. Taas. Asa mo ba? Okay, tama ba? Tama? May reklamo ba? Kita ba sa camera yung TikTok? Yung pinaka-importante dyan eh. madaming pera. OA naman, sobrang dami. Ayan. Okay na, tapos na. Sige na, open ko na. Tama ba? Tama, ilagyan nyo, tupihan nyo, ilagyan nyo sa loob. Para kita. Hayop. Chow chow yan. Chow chow. Isa sa pinakamahal na alaga. Aso. Okay, so habang nilalagyan mo pa, dalagyan mo lahat ba ng ano? So tayo talaga na choose you this day, the importance of making right decisions para matuto tayong magpili, okay? So nakakita niyo po na, bigyan kayo ng background sa kwento ni Joshua. Again, sila po ay nasa land of Egypt, sila po ay nalipin. Sila ay pinalaya doon. Ang Diyos ang nagpalaya sa kanila. Sabi doon, with the mighty hand and a stretched out arm. Doon sa pinalaya sila, alam nyo siguro nangyari doon, yung mga plagues, yung mga miracle ng Diyos, pinakita sa kanila. Anong ginawa sa Egypt? Mga plague of frogs, yung lice, yung darkness, ano ba? Hail, locusts, moraine, ano ba? Huling-huli yung firstborn, death of the firstborn, di ba? So, ibig sabihin, hindi sila basta-basta nakalaya sa Egypt kasi yun ang land of bondage nila. Parang tayo ngayon. No? Pag hindi ka ligtas, hindi ka makaligtas sa impyerno eh. Kasi ang Diyos ay galit sa kasalanan, sigurado, impyerno lahat ng tao. Pero, sa kapangyarihan at pag-ibig din ng Diyos, tayo naman ay naligtas. Amen? Amen. So, sino ngayon yung tunay na Diyos na gumawa sa Egypt noon? So, yun siya'y makapangyarihan. Amen? So, pero sa Egypt po, maraming mga Diyos-Diyosan. I-relate natin sa panahon natin ngayon dahil ganyan tayo dito. Hindi tayo tipong we're throwing stones at the wrong tree. Ganun ba? Or barking at the wrong tree. Or yung iba naman, walang pinupunteriya. Basta makapag-preach. Tayo, lahat may application. Amen? So, ito pong nasa kanan nyo, tama po, ito yung mga totoong sa Diyos. Okay? So, syempre, ang Panginoong Jesus, yung Diyos mismo, Panginoong Ama. Of course, yung church natin, nandyan, yung Bible, King James, nandyan. Lahat ito, karamihan, ito yung mga minsan pinagpapalit natin dito. Okay? Iba sa atin, wala pala yung labahat. Labada yun, wala dyan eh. Alimutan ko. Yung number one, iniisip ko na kanina eh. Alam mo ba, kung may survey ng mga Kristiyano, ba't di nakapunta sa church? Yung labada, andun siguro sa taas. Alimutan ko. Ewan ko, mayroon sa labada, no? Pero excuse. Modules, very good. Modules, andun rin yun. Okay, itong, isa-isay natin, baka din yung nakikita. Ito po yung karunungan, okay naman yung karunungan. Kaso, minsan itinataas natin, pinoforsake natin yung church, Panginoon, dahil sa degree, kung ano man yan. Ito si Chow Chow, mahal daw po yan, wala ako niyan. Res Bakuna, ba't ang dito Res Bakuna? Ito po yung tagapagligtas nila eh. No? Pero ngayon, si Bongbong, lahat na ng ano, nagkaano ulit. Ano ba yun? Ewan kong hindi nyo pa maintindihan na hindi safe and hindi effective yun. Ewan ko na lang. Mobile Legends, alam, marami na addict dyan. Panahon namin, wala pa yan. Hindi ko na nilagay dito yung panahon namin. Basta ano lang, sabihin ko sa inyo, Mario Brothers, naka StarCraft, okay?
Hollywood, syempre, yung mga pinupudos na mga pelikula. Nagpupuyat yung iba dyan, gumagastos. Pinuforsake ang Panginoon. Ito yung mga Rolex watch, kung ano man yan, Facebook, yung boss mo sa trabaho mo, pinagpapalit mo, linggo, pumapasok ka. Syempre, mga telenovela. Sa itong mga to, mga kampo ng demonyo to eh. Itong pera, pera. Ano ba to? Lamborghini ba yan? Ferrari. Hindi ko alam. Netflix, ito yung bagong ano ngayon, GMA, no? Gumagastos ka pa dyan sa subscription. And then, TikTok. Ito, ano to? Concert. Fame, popularity, TikTok, pera ulit, at saka fancy house. Okay, so walang, hindi mahirap, ha? Sinakalimutan ko. Yung whale, yung iba po gumagastos dyan. So salamat sa sponsor natin po, di ba? Kasi alam nila, gawain ng Diyos, gastos, bibigay yun. Basta, anong kailangan nyo dyan? Itong mga to may gumagastos para daw save the whales. Salamat, di nyo alam yun kasi wala kayong pera, di ba? Pero iba, walang mapaggastosan. Kukuha sila ng cost na kung anong, basta hindi sa Diyos, doon sila gagastos. Let's save the whales. Salamat, di nyo alam yan kasi nga, di kayo, wala kayong pera. Ganun po ibang tao. So, may nalimutan pa ako. YouTube, of course, pinagpapalit mo yung oras mo. Sa Panginoon. So, bakit ko nilagay yan dyan? Para ngayon, meron tayong perspective, meron tayong context. Amen? Pag-uusapan mo natin how to make the right decisions. Kasi, sa church pa lang, pag pinagpalit mo, ito, konti na nga nito, you know? Papalit mo pa ba ito? Dito? Eh, basta, hindi naman ako mahilig sa pera, pero mahilig ka naman sa resbakuna o kaya sa Mobile Legend. Yung mga minun, bibili lang eh kami, taga Mark Sibad eh. Magkano lang ang Mobile Legend ngayon? Kasi mga bata, kahit saan, di ba? Yung nga, mag-usol winning kami, pwede ka bang busy ako eh, matatalo kami. Sa impyerno ka mapunta, talo ka. Kaya yung pag-usapan natin ngayon, okay? So again, naka-gear dito sa mga salamat, may mga bago tayo dito. How to make the right decision. Yung sa Diyos kayo, hindi yung pagpapalit niyo yung Diyos, walang kakwenta-kwenta to. Again, meron din kami dating ganito ngayon, laos na. Hindi nyo na nga alam yung Mario Brothers, di ba? Tsaka yung StarCraft. Wala na eh. Yung mga sasakyan, hindi na rin mauso yan kasi pag nagkaroon ng public transport, na maganda rin may sasakyan, pero ito po, sobrang mahal, di mo kailangan ng ano, saan ginagamit yung formahan. Bababae ka, ganyan eh. Tama, payabangan. Yung APB natin, kahit ganyan lang yan, sumasabog-sabog, gamit na gamit yan sa ministry. Amen? Amen. Ha? Ewan. Anyway, so define muna natin na again, yung will, pag sinabing will, namimili ka, sariling pagdidesisyon, choosing, nagdi-decide ka. Again, di tayo Calvinist, against tayo sa Calvinist, ng mga false doctrine yan. Tayo yung nagdi-decide. At pag nagdi-decide ka, ibang decision mo, urgent po yan. Pag nag-soul winning tayo, hindi na tayo, minsan hindi natin sigurado, makakabalik pa tayo doon. Kaya, inaano natin yung mga tao, mag-decide ka na ngayon, maliligtas ka ba o hindi. Kasi yung iba, nagpapatagal-tagal, may mga kinukonsider yung babae, iglesia ako ni Manalo eh. Ligtas ka ba? Yun ang tanong. At pag-usapan natin kung paano maliligtas. Pag naintindihan mo, yung sinabi salita ng Diyos, anong inihintay mo pa? Amen? So, this time, tingnan muna natin yung mga biblical examples ng mga wise choices. Ibig sabihin, marami po sa Bible na namili sila. So, tayo namimili tayo. Sana tama. Una dito, si Ruth. Kilala mo ba si Ruth? Mabilis lang. Si Ruth ay Moabite. Moabites. Ibig sabihin, siya po hindi belong, una, originally, sa Israel, na mga lingkod ng Diyos, people of God, nung time na yon. So, pero nakilala si Naomi, ay ito po yung mother-in-law niya, namatay yung asawa ni Naomi, namatay yung asawa niya, sabi niya, eh, babalik na ako sa aking mga tao kasi ano pang mapala ako. Pero nalaman niya, nakilala niya yung Diyos na, tunay na Diyos, sa pamamagitan of course ni Naomi na taga-Israel. At sumasamba sa tunay na Diyos. Kaya sabi ni Ruth, eh, ba't ako babalik doon? Eh, nakita ko, ito yung totoong Diyos. Eh, kami doon, sumasamba kami sa anito, kung ano naman yan. Sumasamba kami doon, alam ko nun, di naman totoo yun. Ito, totoo yung binasamba ng aking mother-in-law. Kaya sabi ni Ruth, sabi dyan, and Ruth said, entreat me now,
entreat me not to leave thee. Huwag mong sabihin, hindi kita iiwanan. Or return from following after thee, for whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God. Amen? Kung sino yung Diyos mo, yan ang tunay na Diyos, kahit paggaling ako ng Katoliko, ng Mormon, kung saan man yan, ito yung tunay na Diyos, dyan ako. Amen? Very wise decision, ginawa ni Ruth. Iniwanan niya yung mga mag-anak niya. Hindi katulad nung isa niya pang, yung isang, sino nga ba yun? Si Orpa ba yun? O si... Lumutang ko eh. Hindi siya bumalik sa kanyang mga Diyos-Diyosan. Pumunta siya sa tunay na Diyos. Sumama siya. At bandang uli, kung alam niyo yung kwento, pinagpala siya ng Diyos. Amen? Puntahan naman natin si Moses. Okay? Dito nabanggit sa faith chapter ng Bibles. Sa, yan po ay sa Hebrews. Sabi po dito, si Moses naman. Kilala niyo ba si Moses? Siya po ay Prince of Egypt. Mayaman. Pero pinili niya na samahan yung mga Israel kasi kapatid niya yon. At I believe, sumasamba rin siya tunay na Diyos. So, ang ginawa niya, sabi sa Bible, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for sin. Kasi alam niya, sumasamba sa Diyos, Diyosan yung Egypt. Pero alam niya, mali yun. Kasama ba ako dyan? Kahit mayaman ako dyan, eh masarap mag... Ano ginagawa ng priest? Di ko alam eh. Duro, inuman din yan. Saya-saya, happy-happy, kain-kain, laro-laro, mga babae, lahat na ng masarap sa sanlibutan. Diyan na. Pero hindi niya pinili yun. At nakita niya, ito yung mga lingkod ng Diyos, di mga kapatid ko, doon na lang ako kahit mahirap. At alam niyo na ang nangyari kay Moses. Pinagpala rin siya. So, medyo hindi, parang hindi, di ba? Pero, nung nilid niya, sumunod siya sa Diyos, pinagpala siya, may position siya doon. At may reward siya sa langit. Amen? Ginamit siya ng Diyos. Ano pa yung mga wise decision dyan? Kilala niyo Solomon. E di ba ng babae din yun? Pero, may pinili po siya ng una. Doon lang tayo muna, okay? Huwag tayo pumunta sa kanyang kamalian. Nung siya ay batang hari, alam niya siya na yung magiging hari kasi ganun yung mga karya, pinipili ng ano. Pero pinili rin po siya ng Diyos. So, ngayon, hihingi siya sa Diyos ngayon. Anong gusto mo? Kahit ano pa yan, ano bang kailangan mo? Sabi niya, anong gusto niya? Wisdom. Kasi sabi niya, give therefore thy servant understanding of our understanding God to judge thy people that I may discern between good and bad, for who is able to judge this thy so great a people? So matalino siya, tinatang pinili niya, katalinuhan pa. Amen? So, anong gusto nyo? Parang yung kwento ko na naman, ha? Kasi natatawa ako dito na sana makuha nyo rin lesson. Okay? So, dati ako'y tumatambay sa library. So, nahilig ako sa Reader's Digest. Okay? So, this message is brought to you in part by Reader's Digest na laos na ngayon. But anyway, mayroong joke. So, ganito daw. Alam niyo yung mga mayayaman, yung mga may-ari ng ano, kampanya, yung mga board meeting tawag dyan, okay? Okay, yung chairman, yung pinamataas, di ba? Anyway, may lumabas na genie. Okay, ano lang to ha? Kwentong babero lang muna. Para makuha niyo yung message. So, may lumabas na genie, sabi doon sa chairman, chairman, humingi ka kahit ano, isa lang. Bibigay ko sa'yo. Pero may pagpipilihan siya, tatlo. Okay, ganun din. Infinite wisdom, infinite fame, or money. Infinite yan. Ano sa palagay niyang pinili ng chairman? Infinite money. Hindi, ang pinili niya, wisdom. Kasi pag may wisdom ka, magkakapera ka din, yun ang sabi sa Bible, di ba? But anyway, kwentong barbero muna tayo. Pinili niya wisdom. Di umalis na yung genie. Chuk! Nawala na. Eh, siyempre, nakatingin sa kanya yung mga board member. Wisdom ang kinu... Ano kayang unang sasabihin nito? Ang talino na nito. Di nakaganyan lang yung chairman. Di nakaganyan sa kanya yung mga... Alam sinabi ng ano? Dapat pala, kaya may pinili ko. Hindi nyo na-gets. Nung matalino siya, pero... Okay, pero joke lang yun, ha? Pero bakit sinasabi yung kasi nga, yung mga tao ngayon, mukhang pera, amen? Amen. Yan.
So, kaya sabi dito, pinili ni Solomon na tama po siya, wisdom. Kasi hindi niya gustong magpakasasa sa ano, pero bandang uli kasi nagkamali din siya. Amen? So, pero still, magandang pagpili niya, wisdom. Punta tayo kay Mary. Kilala si Mary? Sino si Mary? Maraming Mary. Kaya doon tayo sa isang Mary, hindi si Mother of Jesus, but yung Mary, the sister of Martha and Lazarus. Okay, sasabi sa Luke, anong pinili ni Lazarus? Ni Mary? So, ang ginagawa po ni Martha, si Martha gusto niya maging masipag para may reward din sa Diyos. Pero, oras kasi ng church. Okay? Nag-aaral sila, si Jesus ay nag-preach. Parang ganito. Okay, so si nanay, busy dun, okay lang. Pero, anong ginawa ni, sabi ni Jesus, sabi dyan, pakibasa niyo po, ready, go. But one thing is needful, and Mary have chosen that good part, which shall not be taken away from her. So marami pong pakinabang, no, yung maging masipag ka, ikaw mo promote, magaling ka, maraming accomplish, yaman ka, ganyan-ganyan. Pero alam niyo ba, na mas importante pa yung salita ng Diyos? Amen? Amen. Kasi nasa church ka eh. Dapat nga, itong mga to, mga batang to, lalaki rin yan, magkakaroon sila ng mga kainuman, sana hindi naman. Ay, mas importante pera, parang kaninang chairman. Kasi sinasabi sa Bible, importante yung salita ng Diyos. Mamaya, pwede kang magtrabaho. Mamaya, pwede kang mag-relax. Kung kailangan mo mag-relax, magtrabaho, importante, piliin mo yung salita ng Diyos. Amen? Kaya ngayon, makinig, sana nakikinig kayo. Introduction lang tayo. Ito pa yung mga Bible verse po. Kasi ano lang ito, nilalay natin yung foundation, no? Kailangan mamili po tayo. Amen? Hindi ka pwedeng mag-dok sa gitna, pastor. Maraming ganyan, kahapon, ganun eh. Niloloko pa ako, nakakaasar, pag ganun eh. Siyempre, pinapaliwanag natin. Wala po sa gitna, langit lang, impyerno. Makikinig ka o hindi. Eh, gaganyan-ganyan si ano. Hindang muli, malis. Anyway, sayang. Pero, sa Bible po, ang dami dito, bibigyan lang natin ng apat. So, talagang kailangan mamili tayo at mamili ng tama. Okay, naalala niyo yung kay Moses ulit. Ang kwento po nung kasi nga, nagkakagulo na sila. Siyempre, ang dami nila. Iba-iba po, pag maraming tao, iba-iba ng utak yan. Eh, paikot-ikot na sila sa wilderness. Natupad naman yung mga pangako ng Diyos, pero iba na nag-asawa. Ganun yan, kahit sa church. Ngayon, naikinig ngayon. Next year, nasa na yan. Iba na utak niyan. So, bandang huli may nagrebelde. Okay? Si Cora and Company. Alimutan ko yung dalawa dun. Basta, yung dalawa dun is yung mas talagang pinatay ng Diyos. Yung inubos niya, di ba? Pero bago pala yun, bukod sa may rebellion, yung gumawa nga sila ng golden calf. Naalala niyo, si Aaron kasi mahinang leader. Kaya bandang huli, nabuhisit si ang Diyos. Gusto silang patayin lahat. Eh, ganun din si Moses, naasal din. Pero bandang huli, sabi ni Moses, ganito. San ba kayo? Sa Diyos ba kayo? O sa mga Diyos-Diyosan? O sige, yung mga gusto sa Diyos, dito, yung mga ano, kalaban dyan. Yung iba dahil galing lang sila sa compromise, hindi makapili. San ba kami? Sa Diyos, o. Eh, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Minsan, ganyan tayo, eh. Alam mo, walang kwenta doon sa mga iniwanan natin. Malalaos po lahat yan. Ito, masisira din yan. At kahit makabili ka ngayon yan, mahalang parts niyan. Mibili niya, mayayabang. Walang magawa sa pera, pinagbasa siguro, mga politiko, hindi sa kanilang pera yun eh. Nakakasal, di ba? Alam mo, walang kwenta to, hindi ka mga makapag-decide, punta ka dito sa Panginoon. Ano ka ba? Pero itong mga Levites, salamat yung mga Levites, kahit alam mo, mga pari-pari lang yan, matapang din yan, ang dami nilang pinatay dito. Sinabi ng Diyos, patay niya, patay. Ganyan, by the way, yung mga Kristiyano, huwag tayong papataya nang walang kwenta. Pero dapat matapang din tayo. Anyway, ang pinili ng mga Levites, si Moses at sa Diyos. Okay? Another, sa Deuteronomy, alam nyo na to, Moses pa rin. Pinapili din sila. Ganito po ang Diyos, ha? Hindi siya namimilit. Amen? Hindi siya insecure na pwede ba piliin nyo ako? Kung ayaw nyo, ayaw nyo. Mamili yung mga tao. Kaya sabi dito, again, Deuteronomy, yan po yung huling ano na, pinapapili na sila. Okay, nakita nyo na ang kapangyarihan ng Diyos. Ito yung mga walang kwenta. Okay, sa Egypt, mayaman sila. Pero, hindi sila malaya.
na sumamba at maglingkod sa Diyos. O, pili kayo. Kaya sabi ng Panginoon sa ni Moses, I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, bahala na kayo. Hindi, nag-recommend siya. Ito nang piliin nyo sa Diyos. Choose life that both thou and thy seed may live. Ganito po kasi pag namimili ka, hindi lang ikaw, lalo mga lalaki. Dala-dala mo yung mga batang makulit. Diba? So sa ngayon, walang magawa yan. Pero pag dinala mo yan sa church, masasana yan, hanapin. Hindi yan pupunta kay, ano, kay day by day. Araw bading. Alam niya, preaching salita ng Diyos, ganito. Amen? Richie? Ganun po yan. At hindi maghahanap ng kung ano-ano. Ayun sa amin, Sunday school namin doon, kakain kami ng kung ano-ano, manunood kami ng Frozen. Yeah, gusto namin sa church. Pero hindi natutuyo. Paglaki nun, alis na sa church. Kaya ganun po yan. Kailangan mag-decide kayo. Mga bata pa lang kayo, lalo yung mga pamilya, mga tatay, mag-decide kayo. Yung sabi ng ni Moses eh. Kasi mamatay na siya. Eh, strong leader siya. Nakita nyo naman si Aaron. Nakita nyo naman gano'ng kahina si Aaron. Papapahama kayo dyan. Kaya kayo nang mamili sa Diyos o sa mga walang kukwenta ko yun, mga Diyos-Diyosan, iiwan lang kayo niya, malalaos yan. First Kings, ito, mas matindi, patindi ng patindi po ito eh. Eh di, syempre iba, nag-compromise yung iba, sumunod sa Diyos. Alam niyo yung history. Eh, nung panahon ni Elijah, loko-loko yung hari nila, di napahamak yung mga tao. Kaya entapang nito si Elijah, siya yung tunay na lingkod ng Diyos. O ganun din, di naman tayo pipilitin ng Diyos. Amen? Meron bang pinilit dito? Eh mga bata, ganun talaga kasi ito, pinilit pa kayo ng kuya nyo, mukhang di naman kayo kaya ng kuya nyo, ng pinsan nyo, di ba? Minsan, mga tababae, matapang eh. Pero sabi ni Elijah, hindi ko kayo kaya, pero ano nangyari dito, pinakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. O ngayon, pinipilit ko, si Elijah po, tumatawag yan ng apoy. Alam mo pa yun? Umuhulihin siya, 50, patay! Parang yung mga nilalaro yung ML. Gaya-gaya lang to sa Diyos eh. Ito talagang ginawa niya po yun. Uhulihin siya eh. Lingkod siya ng Diyos. Hoy, alika dito. Ubus, 50. Meron na naman, 50 na naman. Eh yung pangatlo na tapat. Patayin. Isasama naman pala si Elijah. Ganyan ang mga lingkod ng Diyos. Matapang pero may consideration. But anyway, nung nakita na lang ang pangyarihan ni Elijah, sabi niya, oh, ano bang ginagagawa niyo? Kasi, how long hold ye? Ibig sabihin, ang tagal nyo na mag-decide. Ito na ang kapangyarihan ng Diyos. Alam ito, mga walang kwenta to ito. For the longest time, andyan na ang Diyos. Andyan na ang church. Walang nagawa itong mga to. Ito, pang kunwari lang yan eh. Lalo na itong Netflix. Sa demonyo to eh. Alam nyo ba yung ginawa ng Netflix? Nagpalabas sila ng mga bakla, di ba? Nagreklamo yung mga Kristiyano, munti ka na malugi. Nabalitaan nyo yun? Eh, wala. Huwag na kayo dito. Nung Hollywood, sinasakyan lang yung anong uso eh. But anyway, pag lumalaka sila, susubukan nilang kalabanin to. Bandang ulit, talo rin sila. Okay? Para sa mga hindi nakakaalam. Kaya sabi ng Elijah, mamili na kayo. Gusto niyo dyan, dyan na kayo. Obviously. Di ba? Walang kwenta yan. Kaya sabi niya, ganun eh. Kaya hindi kayo pinipilit, pero kung maglilingkod, mamili na kayo. Ganyan-ganyan, parang sitting in the fence. Eh, dito ka na. Amen? Introduction lang tayo. Balik tayo sa Deuteronomy. But then, sabi ko na pala yun, sa Deuteronomy 30, yung pinapapili na sila, si Ruth, ganun din. Sabi doon, mamili ka, Ruth. Yung isa, bumalik na ako. Wala na akong ma-offer sa'yo. Wala na akong anak. Pero, pinili niya yung tama sa Mark 10. Sino naman to? O, syempre, si Jesus. Anong pinapapili sa kanya dito? So, ito po yung rich young ruler na tinatawag, di ba? Kasi tama yung heart niya. Nakita niya si Jesus ay Diyos, Panginoon, at yung dapat niya sundin. Kaso mayaman siya. May problema. May problema ba yung pastor? Yes! Tingnan niyo, sino mayaman dito? Tingnan niyo. Ang hirap. Minsan, eh, bahay lang yan eh. Gusto ko doon sa naglalaki yung church kahit mga post teacher. Pero social ako, di ba? May parking, malaki, at yung nagtuturo doon, hindi kami sinisigawan.
Kasi at may Starbucks. CCF ba yan? Okay. So, hirap na hirap siya. Kaya sabi, may isa ka lang kailangan gawin. Kasi mayamang ka, ang sabi dito, go thy way. Again, di yan ang kaligtasan, ha. Sinubo ka lang siya ng Diyos dito. Mayaman siya para makapaglingkod sa Diyos. Mahirap yan. Okay, palibasa. Malamang minana niya lang yan. Okay, so di siya matututo. Kaya ang sabi ng Panginoon, ano mo yan, para makita niya kung sino yung Diyos niya talaga. Okay? Kaya sabi dyan, ipagbenta mo yan, bigay mo sa mahirap. Again, hindi yung mahirap, yung mga hindi nagatrabaho, ha. Yan ang maling definition minsan, eh. Yung mga ito yung mga hirap, ito yung mga inaabuso, katulad natin, di ba? Yayabang na naman yung mga politiko ngayon kaya siya kung anong bibilin. Galing yan sa tax natin, eh. Thou shalt have treasure in heaven and come, take up thy cross and follow me. So kung pagligtas ka na kasi, mag-iipo ka na ng rewards. Ganun yan. Kaya huwag kang manghinayang dito, sa langit ka mag-ipo ng rewards. Amen? Yun ang tamang desisyon. And then another one, ito mga disipulo na po ito, mga sumusunod na kay Jesus, pero may time ng Panginoon para siyang na-oppress ba? Ibig sabihin, maraming nag-alisan. Amen? Parang sa atin dati. Dati, puno na rin tayo dito eh. Amen? Yung iba, binanatan ko lang yung TikTok. Hindi ko alam ha. Tsaka yung ABS-CB eh, kasi meron doon nag-Pinoy Brothers, kung ano man yun. Di binanatan ko si mga kasama sa inyo. Liloloko lang kayo nun eh. May audition kayo doon. Napanood ko. Kawawa naman itong batang ko, sabi ko. Naloko lang kayo dun eh. Yung maganda ako, baka mapili. Pili na yon. Alam niyo ba yun? Pili na yon. Naloko lang kayo dun. Malalapay sa eleksyon. Nag-uusap na yung mga yan. Mga nanalo dyan. Yung mga gusto nilang manalo. Tsaka yung mga papatol sa bakla. Tsaka sa ano. Hindi ka niniwala dun. Basahin yung nangyari kay Jennifer Lawrence. Matol yun sa dirty old man. Mayaman. Okay, so huwag na kayong mangarap ha. Sino ba nangarap mag-ano dito? Showbiz. Inasabi ko sa inyo yung totoo. Well, anyway, hindi na lang yung nagalit kay Jesus and tindi ni Jesus mag-preach eh. Yan ang tunay ni Jesus. Amen? Nag-alisan yung mga sumusunod na nga ako sa inyo. Tinira mo pa kami. Di ba kasi yung kwento dito yung alam nyo na yung nagpakain siya, di ba? Ano ba yun? Yan, basta maraming umalis. Yan, kasi yung iba, kainan pala yung pinunta. Kasi nagmimita kasi Jesus, 5,000 pinakain, 4,000 pinakain. Ay, sunod kami sa iyo. Eh, binanatan ngayon ng Panginoon. Kasi alam niya, yung iba sa inyo, gusto lang kainan eh. Oh. Nung binanatan niya ngayon, sabi, ay, nag-alisan yung iba. Ang sabi niya sa mga disciple niya, pinilit niya ba? Sa Panginoon, walang pilitan. Amen? Kaya sabi niya, call to decision to. Mag-decide ka ngayon. Yung iba, umalis. Ikaw, alis ka rin? Ganun ang Panginoon, kaya ganun ang din tayo dito. Pag na medyo na ano ka, pastor, antindi mo na, tinira mo yung... Lahat na, pastor eh. Wala lang yung laban at saka yung module. Ayoko na dyan sa church. Aalis ka rin ba? Ganun tayo. Aalis ka ba? So yun ang gusto ko sabihin muna, lahat tayo kailangan mag-decide. Minsan sabi mo, hindi ako mag-decide, tatay ko lang mag-decide sa akin. Paano kung mali na yung tatay mo, dinadala ka na sa iglesia ni Manalo, for example. Eh, itong mga to, sabi na, may mga marami na tayo po dito, mga bata, gusto nila sa church, pinigilan sila ng kanilang magulang. Sabi ko, mag-pray ka lang, alam mo, yung totoo, kung ligtas ka eh. Pag ikaw yung nakapag-desisyon na, katulad nito mga kabataan natin dito, di ba? Piliin mo ang Diyos, amen? Hindi ka namin pipilitin. So, basta ba? Hindi ko kaya tapusin ito eh. So, introduction, biblical example, nakita nyo si Ruth, si Moses, si Solomon, si Mary, tama yung kanyang pinili. Pinili nila ang Diyos, maglingkod sa Diyos, pinili ang wisdom, at pinili ang salita ng Diyos. Okay, kailangan mo mag-decide. Walang neutral sa paglilingkod sa Diyos. Either sa masama o sa mabuti. Eh, basta wala nang masama sa YouTube eh. Nasa YouTube nga tayo ngayon eh. Pero pinipili ko yung minsan yung YouTube yan, bias yan. Marami tayong kilala. Inaano nila yung mga videos na
Magalit sa bakla, for example. Oh! Dinidelete, tineterminate. Anyway, so mamimili pa tayo sa mabuti o masama. Eh, basta medyo mabuti na ako eh. Nag-aaral lang naman ako eh, basta para ano. Eh, pag sabi nung boss mo, katulad ng mga doktor sa bakuna na yan. Sabi nung ano mo, eh, kailangan, supportahan natin yan kasi dyan tayo kikita. O paano? Hinga. So, dapat sa Diyos ka at palapit ng palapit sa Diyos, itong mga to, pag nag-conflict na sa Diyos, kailangan mo mamili. At madalas ganun. Amen? So, ngayon, mayroon tayo ditong pitong pointers in choosing the Lord wisely. Okay, paano tayo makapag-decide? Minsan, mahirap mag-decide, di ba? Sa mga pang-asawa, kung saan ka mag-church, kung mag-church ka ngayon. O, sige, member ako dyan, pastor, pero today, wag muna. May ano ako eh. May sipon ako eh. Or something. May module ako. Paano tayo mag-decide ng maayos? So, punta tayo sa ating text. Masabi po dito, last chapter, again, yung book of Joshua, dyan nila kinangkor yung kanilang promised land. Pero kahit nakapta nila yung promised land, again, mamamatay yung leader nila. So malapit na mamatay si Joshua. Anong gagawin ng mga anak ko? Mga iiwanan ko? Diba? Kaya importante mag-decide ka, ilagay mo na yung anak mo, yung asawa mo sa tamang kalalagyan. At isa yan sa church. So mamatay ka rin, yan, si Joshua. So ginawa niya, unang pointer natin ha, number one, masabi po din sa verse 1 and 2 na ginawa niya, mamatay na siya, alam niya, parang si Moses din kanina sa Deuteronomy. So, ginather niya lahat, but especially yung mga elders, nasabi dyan, elders, their heads, mga leader nila, mga judges, tsaka mga opisyales. So, number 1 natin, all get to decide for themselves. Sabi ko kanina, lahat kayo magde-decide. Hindi kayo forever susunod-sunod kung sinong magulang nyo. Yung uso naman ngayon, isang balkada. Oh, survey tayo, ha? Ano kung nating course? Ala tayo, programmer, ha? Ala tayo, doktor, eh. Wala akong pampadoktor, eh. Mahal kasi yan. Pipilit. Okay? Lahat tayo, ano, ha? Artista tayo lahat. Lahat tayo, iba naman, yung mga banda-banda, rockstar, yan, pwede yan, yun. Rockstar po yan. Sa mga kumpanya, yan ang ano ngayon. Gusto mo maging rockstar, yun ang ano nila ngayon, catchy phrase nila. Kasi ayaw mo naman maging mayaman, di ba? So, gusto mo maging rockstar? Sikat. Kaya gusto ko sabihin, lahat kayo magde-decide. Pangungunahan kayo ng mga leader, pero lahat kayo magde-decide. Amen? Amen. Kaya aralin mo paano maayos na mag-decide, paano ka magiging wise. Hindi ka makakapag-decide kung wala kang alam. Kung wala kang background ng ano ba ang buhay, ano ba ang tunay na Diyos, ano ba ang gusto niya sa'yo, hindi ka makakapag-decide kasi hindi mo alam eh. Or baka pinabayaan mo yung church, pinabayaan mo yung pag-aaral, eh, basta kung saan ka tayo ngayon. Ayun yung sabi ng ano eh. Diba? Meron kayong video dyan, diba? Ano, Jamie, nakita ko yung video nyo eh. Diba? Bakit ka naging, ano yun, CS ba yan? Ano yung patawa ba yun to? O totoo din? Joke lang yun. Pero yun yung mga sinasabi talaga ng mga bataan, diba? E yung sabi ng nanay ko eh. Iba doon, malamang totoo yun eh, diba? Nakikinig ba mga bata? Magde-decide kayo, you must be wise, sa Diyos ka magpalid. Okay, kasi lahat tayo magde-decide. Nakita nyo naman dyan, ginadol sila lahat, at ano sinabi ni Joshua? Point number 2. Pero gusto ko lang sabihin, lahat tayo magde-decide. Kaya lahat kayo, makinig! Amen? But especially yung mga elders. Yung desisyon ng tatay, damay ang mga anak, ang mga asawa. Amen? Point number 2, mabilis lang. Sa 2 to 15, medyo mahaba. Ano? Ginanong ko na lang. Hindi ko na isa-isa, nabasa nyo na kanina. Ano nangyari doon? Nagkwento si Joshua. Joshua, okay ba dyan? Nagkwento. Alam mo, kilala niyo Stephen. Oh, ganun din ginawa ni Stephen, tama? Diba, sa Act 7? Oh, anong, ba't nagkukwentuhan tayo lagi? Umpisa kay Abraham. Importante po kasi ang kwento. Lalo ngayon, sa panahon ni Marcos, mga fake ano, history na ngayon, diba? Oh.
Pagod na ako. But anyway, point number two, bringing people to the point of decision is hard but doable. Sa Tagalog, lalo tayo mga soul winner, pupunta ka doon. Di mo alam kung ano religion nila. Tapos pag ipo-point mo kay Jesus, tumanggap sila, maliligtas sila. Gano'ng kahirap yun? Ang hirap, pero kaya yan. Si Joshua, mamamatay na siya. Alam niya ang utak ng tao. Ang sarap ng buhay nito. Kami, nakapag-gera, pero yung mga anak natin, hindi na namin alam yun eh. Diba? Yung mga anak-anak nila, dinala na sila doon. Sabi doon, oh, hindi naman kayo nag-establish yan, hindi naman kayo nag-hukay yan. Meron na diyang taniman. Ang sarap na ng buhay nyo. Parang itong mga anak natin. Yan, si Richie, pag na-establish yan sa Baptist, amen? Ang saya ng buhay. Hindi na siya nag-decide, no, para sa sarili niya. I-inherit niya na lang yung blessing na ng desisyon ng tatay niya. Amen? Kaya alam niyo yung kailangan, may gagawin si Joshua. Ang gagawin niya, establish ko itong mga tao to, papipiliin ko sila. Kaya sabi dyan, mahirap po yun, kaya nagkwento muna siya. Itong ginagawa natin sa church, kwento ko ng kwento dito, hirap na nga ako eh. So paulit-ulit yung sinasabi ko sa inyo ngayon, sinabi ko na rin niya 4 years back sa kanila. At salamat yung iba dito nag-stay ba? Wala na. Ayoko nang alalanin eh. Kasi yung mga nawala dito, ganito rin ang preaching ko, wala namang pagkakaiba, amen? Amen. Mabusan ka ng hininga, di ba? Yung TikTok na yan, yung ABS na yan, yung loko ka lang, ganun din. Ilang taon ko pa gagawin to, hanggang mamatay ako. Pero si Joshua ganun din, sabi niya, ang hirap ilid yung mga tao na mag-design ng tama, pero pwede. Kaya sub-point natin to, use everything in your disposal. So nung ginawa ni Joshua, siguro konti pa lang yung Bible nun. Kaya kinuwentuhan niya, ito yung totoo. Ano nangyari? Isa-isay mo dyan. Dati kayo nagkasala, pero kayo ay blines ng Panginoon. Inalis kayo sa place of bondage. Kinuwento niya yun. Alam niyo nang sabi dyan, imposible kayo doon. Hinabol pa kayo. Ang Diyos ulit ang nagtanggol sa inyo. Ano ba? Eh, may mga kalaban sa pupuntahan nyo. Tinulungan kayo ng Diyos. Amen? Kung alam niyo yung kwento. Kasi meron pang point na gustong pakita ng Diyos yung kapangyarihan niya. O sige, pagod na kayo makigera, ito muna ang mga hornets. Alam niyo, hornets. Miracle po ito. Bukod sa mga ginawa niya sa Egypt, di ba? Yan, mga hornet na yan, sila yung nakipaglaban sa kalaban. Ano sinasabi ng Panginoon dito? Sinasabi ng Panginoon, mahirap yan pero pwede. Amen? Sa tulong ng Diyos. Pastor, di mo kilala yung asawa ko. Ako, pag nakakita ng alak yan, basta hindi na mag-church yan. Pwede yan. Amen? Amen. Pag-pray mo, tutulungan ka namin. Basta yung nilala ko, mahilig sa TikTok, tapos ginaganyan mo yung TikTok. Hindi, pupunta yan dito, basta. Pwede yan. Amen? Amen. Pag-pray natin, turuan ng tama. Ano pa ba? Basta, may kilala ko, tito, kung sino man niya, mahilig sa pera. Tapos ganyan ka mag-preach, basta hindi yan pupunta dito. Pwede yan. Amen? Pwedeng-pwede yan. Kailangan lang matutuhan, alalayan, nakain sa Panginoon. Okay, gamitan natin ang wisdom. Ganito po yung ginawa ni Joshua. Dito nagtatapos ha. Ba't siya nagkwento? Kasi alam niya, mahirap to. Itong mga to, lumaki to sa masarap na. Hindi na nalalaman. Ang hirap. Makapasok to sa promised land. Hindi naman yung ginanyan sa kanilang Diyos. Okay, yan na. Okay, hindi. Kung alam yung kwento, gera yun. Patayan. Kailangan ng tapang bago makapain. Ando na sila ngayon. Yung mga anak nila, katulad ni Shana, yung mga anak ko lang ha, kasi yung si Stephen, yung pinanganak yan, di ba, upa-upa lang kami, upa-upa, ganyan, walang aircon, wala lahat. Eh si Shana ngayon, pag natulog, wow, sarap ng aircon. Hindi niya na maintindihan yung pero, hindi ko sinasabi, kasi iba ganito naman, sabi na iba, kailangan maranasan yung hirap. Hindi naman ganun. So may paraan na pag andyan na yung blessing ng Diyos, for example yan, sinunari, yung mayaman na si Desiree, hindi nila nalaman yung dati nag-iigibaw ng timba. Therefore, hindi na ako magtatapos sa Diyos para hindi ako pagpalain, para yung mga anak ko, mag-iigib din. Hindi ganun, di ba? Pag binigyan ka ng blessing ng Diyos, gamitan mo na lang wisdom, matulad ng ginagawa natin dito, para maintindihan pa rin nila yung kailangan nilang gawin na paglilingkod sa Diyos. Okay, ang haban.
Okay. Okay, number one, all get to decide. Number two, mahirap silang tuluan pero kaya. Tapusin natin hanggang three. Ito na yung pinaka-text natin na nagkwento na si Joshua, ganito yan, ganito yan, ganito yan. Na, alam pa rin yung iba dito hindi makikinig eh. Kaya sinabi ni Joshua, patulad ng gusto natin gawin dito, by the way, anong ginagawa ng mga kulto dyan? Diba, binabrainwash nila yung mga tao nila? Yung mga iglesia daw, ganun yun, sumusumpa pa yun. Totoo daw po yun. Pag namatay, kunwari, si kunwari, tatay ko si daddy, iglesia kami, susumpa ako doon. Hindi ako aalis dito sa iglesia ni Manalo. Ganun sila. Binabrainwash sila, kaya marami tayong soul winning na ganyan. Hirap ang hirap. Kahit wala sila sa Bible, wala sila sa tamang pag-iisip, basta hindi ako alis dito, kahit si Kristo, sabi sa Bible, si Kristo ay Diyos, pero sabi sa amin, Kristo, eh yun na lang ako. Hirap! Pero para malaman ng bawat isa na walang pilitan dito, ganito ang ginawa ni Joshua. Amen? Pinag-decide sila. Okay? Kung sa palagay nyo, eh, basta nang ganda nun eh. Siyempre, sasunod ako sa boss ko. Wala na yung church, huwag na yan. Kasi sabi ni Joshua, kung sa palagay nyo, masama to, sige, dyan na kayo. Okay? Kayo mamili kung sa palagay nyo, masama maglingkod sa Diyos. Kayo mamili, sinong paglilingkuran nyo? Yung mga Diyos-Diyosan, yung mga tatay-tatay nyo. Binanggit nyo yung iba dyan, mga Amorites. Sige, pero ako. Gusto nyo dyan, sige, pero ako. Dito ako sa Diyos. At ang pamilya ko. Amen? Kaya point number three, alam nyo ba pag ikaw yung leader? Kuya Jun, Brad, ha? Brother James, ang mga mag-aasawa dito, kailangan na example kayo. Amen? Hindi yung, sige, maglingkod kayo dyan, ha? Pero ako, mag-iinom ako dito. At least, pinapayagan ko kayo dyan, ha? Sabi nung anak mo, loko-loko tong tatay ko. Now, kung ganun kayo, okay, okay na rin, at least pinayagan kayo, amen? Kung wala talaga, gusto ng tatay mo dito eh. Pero ang sama, di ba? Pangit naman. Pero kung ikaw yung leader, ikaw mismo dito. Kung ayaw nyo, sige, huwag kayo, pero yung pamilya ko, ako, maninindigan ako sa Panginoon. So ganun po yun, dapat mag-example ka. Hindi ikaw yung may kisaw-saw ka dito. Eh, meron din naman dito niyan eh. Amen? Amen? Yan ang totoo. Eh, sa Diyos naman lahat yan eh. Ano ba yan? Pero wag mong gawin Diyos yung pera. Intindihan niyo ba yan? Yan, naman ito, may mga pangarap sa buhay. Si John na magdo-doktor yan eh. Ay sinabi ng asawa mo. Eh, yung asawa mo pa, napili mo, kunwari, ano. Paano, ang hirap, di ba? Pero lagi sinasabi siya ako, kahit pastor niyo ako, alam ko, magkakapera tayo kung magtrabaho kayo sa abroad kung saan man niya. Wala akong pakialam dyan. Sumunod tayo sa Diyos. Amen? Amen. Wala akong pakialam dyan. Ngayon, kailangan ano yan? Ano bang kailangan natin? Pera? Sapat ang blessing ng Diyos. Amen? So, kaya number one, namaya na pa yung apat. Pero number one, lahat tayo magde-decide, kaya lahat tayo makinig, lahat tayo mamili ng tama, maging wise tayo. Pangalawa, eh, mahirap yung minsan mag-decide. Tulungan natin sila. At tayo din, mismo. Kung di mo alam yung kung paano mag-decide, magtanong ka sa Diyos. Yan yung topic natin nung kailang week na yon. Kay Daniel, humingi siya, binigyan siya ng katalino ng Diyos. Pangatlo, kung ikaw yung mag-decide para yung anak mo, yung asawa mo, makapag-decide, ikaw yung example. Amen? Tayuan mo yan. Hindi ikaw yung hinahatak sa umpisa. Ngayon sa umpisa, okay lang. Pero bandang uli, ikaw yung lalaki, ikaw yung tumayo. Amen? Ganon din mga babae, yun ang hanapin yung lalaki. Hindi yung ano. Kasi ba gusto na? Butuhan tayo, ha? Kaya toss coin. Saan ba tayo yung church? Dying church? O dito na lang tayo sa ting, bug. Uy, NIV church, CCF. Okay na yan. Kasi malapit. Kasi si pastor di sumisigaw. Sino ba gusto sumigaw? Sa palagay, gusto ko sumigaw, gusto ko lang. Ang pagod kaya. Pero alam ko, doon matututo yung iba eh. Yung iba kasi sa'yo, matigas ang puso. Ha, sino matigas ang puso dito? Alam ko yan, kilala ko kayo eh. Yan ang kailangan nyo, yan ang bibigay ko sa inyo. Amen? So this time, pagod na at gutom na ako.
mamaya na lang hapon. Amen? So sana makabalik yung iba. Kung hindi, naka-record yan online. Pero maganda yung live. Amen? So huwag niyo nang tanggalin ito. Mamayang hapon, magpapatuloy natin. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa yung kay Joshua, Panginoon, na siya po'y nanindigan, bukod siya'y military leader, Panginoon. Nakikilala ka niya. Katulad ni Moses, siya'y naglilingkod sa inyo. Panginoon, hinamon niya bandang huli mga tao na kami po'y magdi-decide, bawat isa. So I pray na maging sapat, Panginoon, yung pag-akay namin sa mga kaluluwa, na sila din po ay maglingkod sa inyo, yung mga di pa nakakilala sa inyo, di pa ligtas, maligtas sila. So I pray, paggabayin yung bawat isa, kami ang hapon, tutuloy namin. Kaya pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen.